po sa Disciples Lab, isang programa ng Sunday Extended kung saan pinag-uusapan ang mga mahahalagang turo para sa paglago ng isang Kristiyano. Ngayong araw ay pag-aaralan po natin ang turo ng Panginoong Jesus tungkol sa prayer. To be specific, pag-aaralan po natin ang pangalawang sinabi niya na hindi dapat gawin sa pananalangin. Sabi ng Panginoong Jesus, "At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya." Sabi po sa King James Version, "But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking." Pagdating po sa repetitions, agad na pinupuna ang pananalangin ng ibang relihiyon na paulit-ulit. Mali ba talaga ang repetitious prayer? Sa Bible, iba po ang meaningless repetitious prayer sa persistent prayer. Ang ginamit po na Greek word ng Panginoong Jesus ay tumutukoy sa mga panalanging paulit-ulit sinasabi na hindi pinag-iisipan. Maaring hindi po pinag-iisipan kasi nakasanayan na o kaya kinabisado lang o pagod na at gusto na lang matapos ang panalangin. Ang mali pong sinasabi ng Panginoong Jesus ay ang vain repetitions. Kasi tingnan nyo po, kung bawal po ang repetition sa prayer, ang Panginoong Jesus mismo ay ginawa ang pinagbawal niya. Nung nasa Garden of Gethsemane po kasi sila bago dakpin ng Panginoong Jesus, ang sabi sa KJV, "And again he went away and prayed and spake the same words." The same words. Pero hindi po ito vain repetition. Persistent prayer po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Ganito rin po ang prayer ni Pablo sa 2 Corinthians 12 verse 8, nang sabihin niya pong, "Three times I pleaded with the Lord to take it away from me." The same prayer, three times. And yet, hindi po ito violation ng sinabi ng Panginoong Jesus dahil ang pinagbabawal ng Panginoon ay vain repetitions o yung mga hindi pinag-isipan wala sa puso ng mga paulit-ulit na panalangin. Ang Book of Psalms po ay ginamit ng mga Israelites and ng early church as a prayer book. Napakaraming prayer sa Bible ang inuulit ng ibang mananampalataya hanggang sa ngayon, gaya po ng prayer of Jabez and prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane na, "Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo." May hawak po akong edisyon ng Daily Bread na may mga one-liner prayers sa dulo ng devotion na pwedeng gamitin ang nagbabasa nito. May mga records din po ng prayers ng ibang Christian sa kanilang mga published books na naging encouragement sa napakarami. Malaking tulong po ang mga ito para sa prayer life ng bawat mananampalataya, hindi lang po ng mga bago. Pero hindi po lahat ng mga written prayers ay dapat natin gamitin. Ang iba po ay hindi ayon sa turo ng Biblia at dapat maging maingat tayo pagdating dito. Of course, sa pananalangin, mahalaga po ang mga salitang binabanggit natin. Pero mas mahalaga pa rin ang kondisyon ng ating mga puso kapag nananalangin tayo. Kung memorized prayers po ang gagamitin natin, may tendency na mahulog tayo sa vain repetitions at wala sa puso ang ating pananalangin. Ang bisa po ng ating mga panalangin ay hindi nakadepende sa haba nito, kundi nasa sumasagot sa ating panalangin at sa pananampalataya natin sa Kanya. Ang sabi po sa Hebrews 11 verse 6, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Sana po ay makatulong ang pag-aaral na ito sa inyong paglago. Pero tatandaan, ang isang disciple ay nakikilala hindi sa dami ng alam niya sa Bible, kundi sa bunga ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. At para lagi kayong updated sa mga bagong videos, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel and follow us on Facebook. God bless at magkita po tayo ulit dito sa Disciples Lab. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nandito sa chapel at doon po sa mga nasa tahanan. Sama-sama nating purihin ang ating Panginoon sa ating pagsamba at pagpuri sa Kanya. Patuloy natin siyang itaas sa umagang ito. At sa ating pagpapatuloy sa programang ito ay
tayo po ay tumayo at basahin natin ang tawag ng pagsamba na makikita po natin sa awit 145 verse 1 to 10. Psalm 145 verse 1 to 10. Kung inyo pong nakita, ay akin na pong babasahin sa salin po ng NIV. Verse 1, I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and the most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. Verse 6, they tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Verse 9, the Lord is good to all. He has compassion on all he has made. Verse 10, all your works praise you, Lord, your faithful people extol you. Tayo po ay yumuko at tayo ay manalangin. Aming Panginoon, sa umaga pong ito, kami ay sama-sama na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Sa bawat isa sa amin na nandito, ganun din sa mga nasa tahanan. Bagamat magkakahiwalay man ang aming lugar, pero sama-sama ang aming puso upang ikaw ay purihin at sambahin. Dahil sa iyong kadakilaan, dahil sa iyong buhay na ibinigay para sa aming mga makasalanan. Kaya kami, Panginoon, na sumampalataya sa inyo, ay patuloy na itataas ang iyong kadakilaang pangalan at pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasambahin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Sama-sama po tayo na itaas ang ating tinig at papurihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awit. Awitin natin yung I
Awitin natin yung magnificent. Yeah.
Sa umagang ito ay patuloy na ang ating tagapagsalita, patuloy natin siyang ipanalangin, kanyang pag-aaral, at patuloy na bigyan ng karunungan. Maging ang kanyang pamilya ay patuloy din po na pagpalain. Ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay ang kapatid na Jaybesar Tante. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At isa pong karangalan po sa akin na muli ay makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa ating pong kapulungan. At yun nga po, no, sa kabila po ng pandemic na nararanasan po natin, ay patuloy po tayo na malayang nakakasamba sa ating Panginoon. At kahit hindi po tayo lahat, kagaya po ng dati na magkakasama dito po sa ating bahay-sambahan, ay alam ko po na yung mga kapatid na nasa kanilang tahanan ay kasama po o kaisa namin na nandito po ngayon sa kapilya na yung kagustuhan po na sambahin ng ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy ay tayo po munang lahat ay saglit na yumuko at manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa panibago pong pagkakataon na kami ay magkakasama po. Although virtually yung sa iba at iilan lamang po kami dito sa kapilya ay salamat Panginoon kasi patuloy nyo kaming binibigyan ng mga ganitong pagkakataon na kung saan makakasamba kami sa inyo, makakarinig kami ng inyong mga salita, makakapagbahaginan kami ng aming mga saloobin, at nagkakaroon kami ng fellowship, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila po ng pandemya na dinaranas ng mundo, patuloy po kayo na nandyan, patuloy kayo na nagkakaloob sa amin ng mga ganitong bagay. At sa umaga po na ito, dalangin po namin na patuloy po kayong manguna, patuloy po kayo na siyang gumabay sa amin, at patuloy na kayo ang siya namin mapapurihan sa umaga po nito. At gabayan nyo kami, bigyan nyo kami ng karunungan upang maintindihan namin ang inyong mensahe sa amin sa umaga nito, Panginoon. Papasalamat po kami muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung mapapansin po natin ay sa mga nagdaang mga linggo, ang pinag-aaralan po natin ay tungkol po dun sa mga tao na nabanggit sa Biblia pero either wala silang gaanong description or talagang yung iba nabanggit lang na kasama ni ganito, kasama ni ganyan. Ganun po yung ating serye sa umaga na ito. Pero alam naman po natin, no, na sa salita ng Diyos, sa Biblia, pag po merong isang tao na binanggit, ay siya po ay definitely worth mentioning. Siya po ay talagang either may ginawa siya na maganda para sa kaharian ng Panginoon, or maaring siya ay may ginawa na, sabi natin, hindi maganda. Ganun po ang, ganun po kapag nagbabanggit ng isang tao sa Biblia. At sa umaga po na ito ay patuloy po tayo dun sa ating pinag-aaralan, dun sa mga tao na ito sa New Testament na kung saan ay nabanggit, nakasama ni ganito, kasama ni ganyan. At iyon nga po ay ang buhay po ni Silas. Sa ibang mga pagkakataon, siya po ay tinawag na Silvanus, or pwede rin ang basa natin sa English ay pwedeng Silas.
Yan. Kung ano po ang komportable tayo. No? Pero sa umaga na ito, gagamitin po natin yung Silas. Yan. Sa malamang po ay narinig na natin ang pangalan po ni Silas. At kung isipin natin, isa po ang kwento ni Silas sa mga pinakasikat na kwento kasama niya po ay si Pablo. Ito po ay yung nung nakulong sila. Ang kwento po kung ba't sila nakulong ay merong isang babae na inaalihan ng masamang espiritu na kumbaga ang ginagawa nung babae na to, kaya niyang, ang ginagawa nung mga may-ari dun sa babae na ito, pinagkakakitaan. Ganun po ang ginagawa niya. Ginagawa nung mga may-ari dun sa babae. Ngayon po, itong si Pablo at si Silas, nung nakita nila yung babae, ang ginawa nila, pinalayas po nila yung mga masasamang espiritu dun sa katawan ng babae. Ngayon, nagalit po yung may-ari nung babae, kaya isinumbong sina Pablo at Silas. At dahil sa sumbong na yon at sa pangangaral na rin po ng salita ng Diyos, ay ikinulong si Pablo at si Silas. Ngayon, habang sila po ay nakakulong, ito na po yung kwento. Habang sila po ay nakakulong, sila po ay nananalangin at umaawit ng mga papuri sa ating Panginoon hanggang sa all of a sudden, biglang nawala na yung mga kadena nila dun sa kulungan, pwede silang tumakas na. Ito po yung kwento ni Silas na sa malamang ay alam na alam po natin. Pero po, si Silas po ay nabanggit ng paunti-unti sa ilang pang mga bahagi po ng Biblia. At ito po, mula po dito sa mga verses po na kung saan nabanggit si Silas, ay dun po natin malalaman ano po ba ang katangian ni Silas. Sino ba siya, si Silas? Kaya po sa umaga na ito, pag-uusapan po natin ay Silas. Who is he? Sino si Silas? Sino siya? Konting background lang po kay Silas. Konting background lang po kay Silas. Ano? Si Silas po ay isang Roman citizen. At isa siya sa mga first missionaries. And ang contemporaries lang naman po niya ay mga sumusunod. Contemporaries, ibig sabihin yung mga nakasama po niya. Sina Paul, Peter, Mark, Barnabas, and Timothy. Sila po yung mga nakasama o nakabahagi ni Silas sa kanyang pagmimisyon bilang isa sa mga unang misyonaryo na nabuhay po. Okay. So, kung papansinin po natin, di hamak na mas kilala yung mga nakasama niya. Or di hamak na mas nabanggit, mas na-describe, mas nabigyang pansin ang mga nakasama niya. At si Silas ay parang kasama lang po nila. Pero po, ito po ang isa sa katangian ni Silas. Isa po siyang leader. Bakit ko po nasabi? Sa Acts chapter 15 verse 22. Sa Acts chapter 15 verse 22, ito po ang sinasabi. Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas called Barsabas and Silas, leading men among the brothers. Ayun. Leading men among the brothers. Ibig sabihin po, isa si Silas sa mga nangunguna. Or isa si Silas sa mga elders na nangunguna sa Church of Jerusalem. At sa ibang salin po ng ang gamit ko po kasi dito ay ESV. Sa ibang salin, ang tawag pa sa kanya ay chief of men, leader of men, overseer.
Yun po yung mga ginamit na description nung pinakilala po si Silas dito sa Acts chapter 15 verse 22. Ngayon po, pag-usapan po natin tong katangian ni Silas na to. Bakit siya nabanggit na isang ano yung katangian niya bilang isang leader? Ano yung meron sa kanya bilang isang leader? Sabi po ni John Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ang isa daw pong leader ay alam ang daan, dun siya dumadaan, at pinapakita niya yung daan. Ibig sabihin, alam niya, ginagawa niya, at dun siya tumutungo. At sabi naman po sa 1 Timothy chapter 3 verse 1, whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Sino man daw po yung merong aspiration, may kagustuhan na maging isang leader, ay naghahangad po siya ng isang noble, or sa ibang term po ay righteous, virtuous, or of high moral principles and ideals. Ibig sabihin, isang magandang hangarin, isang kagalang-galang na hangarin, isang tama, nakakalugod na hangarin yung pag-aspire na isang leader. Pero po, pag susundan natin ng basa ang 1 Timothy chapter 3 verse 1, makikita po natin dito yung qualities na meron sa verse 2 hanggang 7. So ulitin ko po, sabi po sa Timothy 1 Timothy 3 verse 1, ang isang aspiration na maging isang leader ay isang magandang bagay. Nag-aspire siya ng isang nakakalugod na gawain or nakakalugod na ministry yung ninanais niya. Pero hindi po basta-basta pwedeng maging leader ang kahit sino man. Dahil po dito nga sa 1 Timothy chapter 3 verses 2 hanggang 7, meron pong mga binabanggit na quality. Sabi dito po, therefore an overseer must be above reproach, husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. Ito po yung mga qualities na hinahanap para po ang isang tao ay maging ang isang mananampalataya ay maging leader sa isang iglesia. At ako po ay naniniwala na nung pinakilala si Silas, isa po siya. Hindi man po niya perfect na nakuha ang lahat ng qualities na ito. Isa po siya dun sa mga nakitaan po ng mga apostol na meron nung mga qualifications po na ito. Kaya nung pinakilala po siya, ang sabi ay Silas, leader among the brothers, chief of men. Yun po yung pagpapakilala kay Silas. At alam niyo po, ang pagli-lead sa isang grupo ng mga tao ay hindi po isang madaling bagay. Sabi nga po, ulitin ko po yung sabi ni Maxwell, kailangan ng isang leader, he knows the way, he goes the way, he shows the way. Dahil paano nga naman po makakapag-lead o makakapanguna ang isang tao kung hindi niya alam kung yung ginagawa niya. Hindi niya pinapakita yung ginagawa niya. Hindi niya itinuturo, hindi niya isinasapamuhay yung sinasabi niyang dapat gawin. Paano po mangunguna ang isang tao kung hindi niya ginagawa ang mga ito? At ayun po yung pagkakaiba. Ito po ang isa sa pagkakaiba ng isang leader sa isang boss. Si Silas po ay isang leader. Hindi po siya isang boss. Bakit?
Kilala niyo po ba itong tatlong penguin po na to? Kilala po ninyo yan. Ano po yan eh? Family movie pero cartoon po yan. Yan po ay galing po sa cartoon na Madagascar. Meron silang sariling film na Penguins of Madagascar. At yung pong nasa gitna, siya po yung pinaka hepe nila. Siya po yung maririnig natin na Kowalski, mga ganun po. Siya po yan. At siya po ay masasabi ko isang leader. Bakit po? Dahil tatawagin niya yung mga kasama niyang penguin, sasabihin niya, ganito yung gagawin natin. O, Kowalski, ikaw dito. Rico, ikaw dito. Ito yung gagawin ko. Ganun po siya. Kung napanood po natin yung Madagascar, makikita po natin kung paano sila kumilos. Kung paano kumilos yung mga penguin po na ito. Although, malayong malayo sa reality, pero isipin po natin, gaano siya kagaling mag-lead. Kasi, napapasunod niya yung mga kapwa niya hayop sa Madagascar para mabuo nila yung eroplano. Unlike po nitong isa. Ayan. Si King Julien. Ito naman pong si King Julien, nasa Madagascar din po ito. Bakit ko po sinabi na itong si King Julien ay malayong malayo dun sa mga penguin? Kasi po itong si King Julien, tatawagin niya lang yung kanyang alalay. Sasabihin niya, ganito ang gawin mo. Ganito gawin mo. Napakagaling ko talaga. Naisip ko yon. Pag nagkamali yung alalay niya, pagagalitan niya na. Mali yung ginawa mo, hindi ka kasi sumunod sa akin. Ganun po itong si King Julien. Ngayon kung papansinin po natin, sino sa kanila yung isang leader, sino sa kanila yung boss. At syempre, ang magiging sagot natin ay ito, siya ang leader, ang chief. Kasi po, he knows the way, he goes the way, he shows the way. Dun sa mga penguin na kasama niya. At ako po ay naniniwala na kaya po ganun na lang yung pagpapakilala ni Pablo. O ganun na lang yung pagpapakilala po kay Silas ng mga apostol na bilang isang leader of men. Ganun na lang din yung ginawang pagpili ni Paul kay Silas upang makasama siya sa mission nila or ipadala siya sa Antioch na nagkakaroon ng problema. Ay dahil nakita po ni Pablo kay Silas na leader siya, hindi siya boss. Alam niya yung gagawin niya, kaya niyang ipakita yung gagawin niya, kaya niyang isapamuhay yung gagawin niya. At alam niyo po, effective. Naging effective si Silas. Bakit ko po nasabi? Balik po tayo sa Acts chapter 15. Sa Acts chapter 15, kanina binasa po natin verse 22. Ngayon po babasahin natin yung verse 32. Ito po yung sabi. Nagpunta si Silas at si Judas, na si Barsabas ang tawag. Nagpunta sila sa Antioch at ano po yung nangyari? Dinala nila yung sulat galing sa mga apostol. At ito po yung ginawa nila. Sabi po dito, and Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. Ibig sabihin po, hindi lamang po yung sulat galing dun sa mga apostol ang nagpalakas sa mga kapatid sa Antioquia. Kundi maging sila Silas at Judas, naging active po sila. Nagkaroon sila ng active participation para pangunahan yung mga kapatid doon at para ma-encourage sila, mapalakas sila. Kasi nagkakaroon sila ng problema eh. Ang naging problema nila ay may pumapasok na turo sa kanila na kailangan ng isang mananampalataya nung panahon nila. Kailangan ay magpatuli dahil ito daw yung makakapagligtas sa kanila. Pero hindi po ganun eh. Dahil ang kaligtasan po natin ay sa pamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus na siya po yung namatay dun sa krus ng Kalbaryo at sa loob ng tatlong araw muling nabuhay. Biyaya po ito. Hindi kailangan nung pagtutuli. Ito po yung kinorek nila Silas. Kasi sinasabi nung ibang mga nagpupunta doon, kailangan ikaw matuli ka.
ikaw Griego ka, ikaw Hentil ka, kailangan matuli ka para maligtas ka. Para makasama ka dun sa iglesia. Pero hindi ganun. At dahil po kila Judas and Silas, sa biyaya ng Panginoon, ay na-encourage yung mga kapatid po sa Antioquia. At ganun din, sa tulong din po ni Silas, no, ay isipin po natin, kung hindi nila ginawa yung bagay po na yun, siguro hanggang sa panahon po natin ngayon, naniniwala pa rin po tayo na ang mga maliligtas lang po ay yung mga tuli, yung mga circumcised. Yung pong naaayon sa tradisyon ng mga Hudyo. Dahil po yun sa pagiging leader ni Silas. Ito po yung isa sa katangian niya. Next, partner. Isa po siyang partner. Una, isa siyang leader at sunod ay isa siyang partner. Doon po sa binasa nating verse kanina, chapter 15, verse 22. Ang sabi po doon, and they sent Judas called Barsabas and Silas. Si Barsabas, o si Judas and si Silas. Sa chapter 16, verse 6, sinasabi naman po dito, and they went through the regions of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the... Mali ata ako ng verse na nalagay. Ito po. Sa chapter 16, verse... Dito po, sa chapter 16, verse 16, yung kwento po nung sa babaeng inaalihan ng demonyo, ay ang kwento po dito, ang sabi, as we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by fortune telling. Ito po yung kinikwento ko kanina na sabi ko, pinakasikat na kwento ni Silas. At pagdating po sa chapter 19, pansinin po natin to, no? But when her owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. Pansinin po natin, no? Si Paul at si Silas. Kanina, si Judas at si Silas. Sa sulat po ni Pedro, meron po siyang binanggit na ang kapatid nating si Silvanus, si Silas. Na ayon po sa mga scholars ay maaring nagsilbi na secretary para po kay Peter. At bukod pa dito, marami pa pong may mga verses pa po sa New Testament na pinapakita yung partnership ni Silas sa mga kapwa po niya misyonaryo, sa mga kapwa po niya manggagawa ng ating Panginoon. At ano po ba kasi ang ibig sabihin, partnership? Pag sinabi nating partnership, isa po pwedeng alliance, collaboration, connection, cooperation, union, or association. Yan po yung mga synonyms ng partnership. At ito po, ito po yung definition ng partnership na gusto kong ibigay po sa atin. Pagpasensyahan nyo na po ako. Ito po kasi yung pinakamagandang definition na naisip ko para sa partnership . Sa Article 1767 ng New Civil Code of the Philippines. Sabi po dito, by contract of partnership, two or more persons bind themselves to contribute money, property, and industry to a common fund with the intention of dividing profit among themselves. May profit po dapat doon. Or sa ibang mga definition, dinadagdagan po ng profit or losses among themselves. Ito po yung definition ng partnership. To contribute to a common fund, money, property, and industry with the intention of dividing profit or losses among themselves. Ngayon po,
alin po yung mga bagay na gusto kong makuha natin mula sa definition na to? Una, to contribute to a common fund. To contribute to a common fund. Sa isa pong partnership, palagi po tayong merong contribution. Hindi po ba? Hindi po magkakaroon ng partnership kung walang iko-contribute ang isang tao para dun sa isa. Halimbawa po, sa isang negosyo, hindi po ba, merong sabihin natin, sige, mag-partner ika tayo, hati tayo ng gastos, 50-50. Or, sasabihin nila, ang gawin nating setup, sige, ako mag-finance, partner tayo, ako mag-finance, ikaw ang magtrabaho. Or, papahiram ko sa iyo itong sasakyan, partner tayo ah, yung kikitain dito, hati tayo, ikaw mag-drive, papahiram ko sa iyo yan. Ganun po ang partnership. Sa secular, sa pag-aasawa, sa mga joint projects, ang partnership palagi pong merong contribution to a common fund. Merong kino-contribute. At hindi pwedeng wala. Alalahanin po natin, no, nung ang Panginoon ay nilikha niya po ang lalaki at babae, ano po yung sabi niya? Umuhay kayo bilang mag-asawa. Magtutulungan kayo. Ganun po yung konsepto ng marriage sa ating Panginoon. Hindi lang po basta to procreate, pero sila po mismo magtutulungan. Bubuo ng pamilya at sabi pa nga, hihiwalay dun sa magulang, magtatayo ng sariling kingdom nila. Ganun po ang marriage sa konsepto po ng ating Panginoon. At sa pagtutulungan, hindi po pwedeng isang party lang yung give and give and give. Dapat po, parehong party merong give and take. Di po ba? Sipin po natin, para tayong nagpepedal, tapos kanang binti lang natin yung pinapagana po natin. Aandar po tayo, pero ano yung kapalit? Masistrain po yung right leg natin. Mahihirapan tayong makagalaw, makausad, makamove forward. Unlike kung pareho po nagagalaw. Kaliwang binte, kanang binte, parehong pumapadyak. Mas mabilis, mas madali, mas tipid sa energy. Ganun po yung konsepto ng contribution. At ako po'y naniniwala na si Silas, ang kinontribute niya sa gawain ng ating Panginoon ay hindi man po nasabi na nag-contribute siya ng pera para sa gawain ng Panginoon or ipinagamit niya yung bahay niya kagaya ni Lydia. Hindi man ganun yung ginawa niya. Pero ano po yung binigay niya? Industry. Yung effort niya. Time and effort. Pumunta siya sa malayong lugar away from Jerusalem na kung saan doon siya nakatira para po ano, i-encourage yung mga kapatid sa Antioquia. At palakasin sila doon. Sumama siya sa iba't ibang mga misyon. Nakipag-partner siya. Kahit po wala siyang binigay na galing sa kanya, binigay po niya yung time and effort niya. Yung industry. Yun po yung kanyang binigay. Naalala ko po dito yung kwento po nung pagpapakain sa 5,000. Hindi po ba merong bata na may daladalang tinapay at isda? Nagugutom na ang mga tao, nagtatanong na yung mga apostol sa ating Panginoong Jesus, papakainin ba natin itong mga to? Papauwiin na lang natin. Hanggang sa may nagsabi, meron po ditong bata na may daladalang tinapay at isda. Pero sa dami po ng tao na sumunod sa atin, hindi ito magkakasya. Pero ano yung ginawa ng bata? Binigay niya yung tinapay at isda niya. At ano po yung nangyari? Napakain po yung 5,000 kalalakihan pa lamang po yun. At dahil po dun sa miracle na nagawa ng ating Panginoong Jesus, mas naipakita po
yung kapangyarihan niya. Mas naipakita na ang Panginoong Jesus ay talagang Panginoon. Siya yung Diyos. Dahil po dun sa ibinigay o sa ikinontribute nung bata na iyon. So, makikita po natin dito yung contribution po natin bilang mananampalataya. Hindi po ito kailangang maging ingrande or maging malaki. Dahil kagaya po ni Silas, time and effort ibinigay niya sa Panginoon. At ano po yung nangyari? Nagkaroon po ito ng isang magandang epekto sa atin. Isang magandang chain reaction, no? Kung saan, kung hindi po siya, kung hindi niya ibinigay yung kanyang buhay sa Panginoon, hindi siya nag-contribute, hindi niya ginampanan yung pagiging partner niya sa ministry ng Panginoon, kung hindi po niya ginawa yun, ay sa tingin ko hindi po natin makikita na ganito po pala yung ginawa ni Silas. Ganito po pala yung kanyang character. Ganito po pala yung legacy na iniwan niya sa mga kapwa niya mananampalataya. At dahil dun sa ginawa niya, makikita natin na napapurihan ng ating Panginoon. At na-correct yung mga dapat maitama. Kaya po, sa isang partnership, mahalaga na merong kinokontribute tayo. Sabi ko nga po, either money, property, or industry. And last po na bahagi ng partnership ay yung intention. Ito po yung intention na kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa po natin ngayon. Kagaya po ni Silas, bakit siya pumayag na nananahimik siya sa Jerusalem, isa siyang Roman citizen na nasa Jerusalem. Bakit niya pahihirapan yung sarili niya, pupunta siya ng Antioquia, tapos makukulong lang siya doon, or sasama siya kina Pedro, magiging secretary lang siya doon. Bakit siya pumayag? Kasi isa lang naman po ang common goal ng bawat mananampalataya. Ito po yung mapapurihan ng ating Panginoon. Ito po yung para sa advancement ng kingdom ng ating Panginoon. Para mas marami yung makakilala sa ating Panginoon at sa ganung paraan, mas mag-glorify natin ang ating Panginoon. At kung igagaya po natin to sa atin, sa atin po, sa mga nasa bahay, maging nandito po sa chapel ngayong umaga, ano po ba yung intention natin? Bakit po tayo kumikilos sa ministry? Bakit tayo pwede naman kasi na hindi na tayo mag-ere ng live na service, hindi po ba? Pwede naman nating 'wag gawin 'yun. Pwede na 'wag na tayong gumawa nung TCC Kids Edition. And pakisuportahan po yung TCC Kids Edition. Add po natin sa Facebook, subscribe tayo sa YouTube. Bakit natin ginagawa 'yon? Hindi po ba? Bakit tayo nagla-live? Bakit tayo gumagawa ng mga ganung paraan? Para maturuan yung mga bata, may kumbaga maka-attend kahit papaano yung mga kapatid natin na nasa bahay. Kayo po na nasa mga tahanan. Sa tingin nyo po, yung mga nasa bahay, sa tingin nyo po, bakit po natin ginagawa to? Noong pong ECQ, talaga, bawal umattend ang mga well, hanggang ngayon naman, bawal pa technically na umattend. Pero nagkakaroon na po tayo ng mga live service. Bakit natin ginagawa yun? Ano po yung intention natin? Ano yung nais natin? Ako po naniniwala, ang goal po kasi natin ay para mapapurihan ng ating Panginoon. At ganun din po kay Silas. Bakit siya pumayag na makipag-partner kung kani-kanino magkaroon ng partnership, mapunta siya kung saan-saan bilang isang misyonaryo? Ako po naniniwala ako na ginawa po niya yun dahil ang intention niya ay ang mapapurihan ng ating Panginoon. So bilang isang partner po, tayo po lahat dito. Sana makuha po natin ang katangian ni Silas na ito.
yung thinking niya bilang isang partner. At tandaan po natin, bilang sa isang partnership natin sa ministry sa Panginoon, tandaan po natin itong mga to. Contribution sa common fund ng ating money, property, or industry, and our intention. Ito po yung mga bagay na dapat nating tandaan. Bilang mga mananampalataya, lahat po tayo ay partners sa ministry ng ating Panginoon. And last po, nakatangian na nakita ko kay Silas, isa siyang, sabihin natin, parang general, na lahat naman ng mananampalataya, worshipper. Pero si Silas, bakit ko po gustong i-highlight din yung kanyang pagsamba sa ating Panginoon? Balik po tayo dun sa kwento natin kanina, tungkol dun sa babaeng inaalihan ng demonyo. Isipin po natin yung kalagayan po ni Pablo at Silas nung panahon na yon. Hinuli sila at kinulong dahil pinalayas nila yung masamang espiritu dun sa batang babae. Pero sa gitna nun, na nag-aantay sila kung paparusahan ba sila or paano, anong sabi po sa verse 25? Acts chapter 16 verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Praying and singing hymns to God. Habang nakakulong, nananalangin sa Panginoon at umaawit. Habang nakakulong sila. Ito yung ginagawa po nila. Nananalangin at umaawit sa ating Panginoon. At hindi po sila yung parang, sige, kayo yung mga missionary, dito kayo, hiwalay kayo dun sa mga ibang kriminal. Hindi po ganun. Kasama po nila yung ibang mga nakakulong. Ayan po, the prisoners were listening to them. Ibig sabihin, kasama nila, naririnig nila na si Pablo at si Silas, unahin natin si Silas ang topic . Si Silas at si Pablo ay nananalangin at umaawit ng papuri sa ating Panginoon habang sila ay nakakulong. Probably bago sila ikulong ay maaring hinagupit sila. Pinarusahan agad sila. Ganun naman po ang justice system sa kanila noon . Pag kinulong, hindi po ba? Hindi pwedeng wala kang latay. No? Pinahirapan sila. Probably, nagugutom sila. Kulungan po ito. Hanggang naman po sa panahon natin ngayon . Pag ikaw po ay nakulong, talagang sabihin man natin na everyday meron kang rasyon ng pagkain. Pero, sa capacity na meron ng isang kulungan, sa actual na bilang ng mga nakakulong, sabihin po natin talaga, yung pagkain para sa kanila na ina-allocate ay hindi po sapat. So probably, na-imagine ko lang po yung scenario nung nakakulong si Silas at si Pablo. Probably, nabugbog sila. Probably, nagugutom sila. Nahihirapan po sila. Dagdag pa po noon, 'di ba? Ay si Pablo, meron po siyang sakit. May nararamdaman po siya. So, sa kabila noon, they were praying and singing hymns to God. Naalala ko po yung sabi po ni Agur sa Proverbs chapter 30 verse 7 to 9. Sabi po dito ay, two things I ask of you, deny them not to me before I die. Remove far from falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food that is needful for me, lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Sabi po to ni Agur sa Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. Bigyan pansin po natin dito yung sabi niya na give me neither poverty nor riches.
ang hinihiling po niya sa Panginoon ay, Panginoon, sana ibigay mo sa akin yung kailangan ko. Yung kailangan ko lang, yung sapat lang sa akin. Hindi ako mayaman, hindi ako mahirap. Bakit? Kasi Panginoon, pag yumaman ako, baka itanong ko, sino ba ang Diyos? Yumaman ako dahil sa sarili ko. Or kung ako naman maghirap, Panginoon, baka ang gawin ko ay magnakaw na lang ako. Kasi ang itatanong ko naman, nasan ba ang Diyos? Kung kanina ang tanong, sino ba ang Diyos? Ay mayaman naman ako. Kung maghihirap ka naman, tatanungin mo, nasan ang Diyos? Bakit ako pinahihirapan ng ganito? Ito pong sinabi ni Agur na ito, yung hinihiling niya sa Panginoon, ito po kasi yung human nature na kapag tayo ay kumbaga maraming blessing na nakukuha tayo, mataas po yung probability, mataas yung chance na makalimutan natin kanino po ba ito nang galing. At kung tayo naman po ay naghihirap, mataas din po yung chance na mag-isip tayo ng mga bagay na kaya nating gawin or gagawin natin. Yun yung gagawin nating paraan para maibsan yung paghihirap natin. Hindi po ba? Human nature po ito eh. Pagka maraming, sabihin natin, pag maraming pera, anong attend? May pupuntahan ako, may lakad ako. Pag naman wala ng pera, paano ko a-attend? Wala naman akong, paano ko attend? Wala akong pamasahe. Ba't ako a-attend? Pag tatrabaho na lang ako. Hindi po ba? Human nature. Kaya po ang hiling ni Agur ay, Panginoon, bigyan niyo ako nung katamtaman lang. Hindi ako mayaman, hindi ako mahirap. Kasi ang gusto ko, Panginoon, sa'yo ko lagi aasa. Mapapapurihan pa rin kita. Hindi yung pag yumaman ako, kakalimutan kita. Pag naghihirap naman ako, gagawa ako ng sarili kong paraan. Ito po eh, ang hinihiling niya, neutral. Na parang, okay, basta nasa safe side ako, kaya kong purihin ng Panginoon. Hindi ko siya makakalimutan or hindi ako magkakasala. At mula po dito sa sinabi ni Agur, naisip ko naman po bigla, si Job. Kilala naman po natin lahat siguro si Job. Di po ba? Si Job. Isa sa mga pinakamayamang na buhay sa sanlibutan. At probably nung time niya, pwede niyang sabihin na nasa akin ang lahat. Hindi po ba? Pero po, dumating yung time na nawala sa kanya lahat. Sa kwento po ni Job, yung mga anak niya, sabay-sabay namatay. Magkakasama sa isang lugar. Sipin niyo po, no? Ilan yung anak niya, tapos wala man lang pong nakasurvive kahit isa. Sabay-sabay silang namatay. Bukod pa dito, yung ari-arian niya ay naubos din, nawala. At mas mabigat pa po nun, ay yung asawa po niya, sinasabihan siya na, ba't di mo na lang isumpa yung Diyos mo? Sipin mo, nasa iyo lahat, kukuhanin niya. Yun yung sabi ng asawa niya. Pero ano po yung sinagot niya? Sa Job chapter 2 verse 10, but he said to her, you speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God and shall we not receive evil? In all this, Job did not sin with his lips. Kapakaganda po nung sagot ni Job dun sa asawa niya. Tatanggapin lang ba natin yung mabubuting bagay mula sa Panginoon? Hindi ba tayo tatanggap ng paghihirap para sa Panginoon? Sa ganito ko po, although sobrang extreme nung nangyari kay Job, pero sa ganito ko po naikumpara yung kalagayan ni Silas at ni Pablo nung panahon na nakakulong sila. Ini-imagine ko po kasi na parang nasa Jerusalem naman si Silas, bakit pumayag pa siya na
lumipat ng lugar, sumama pa para mag-mission. Kung tutuusin, nakakapaglingkod naman po siya sa Jerusalem. Di po ba? Sabi nga, leader of men from Jerusalem, isa siya sa mga nangunguna sa Jerusalem. Pero iniwan po niya yun, sumama siya kay Pablo. At napahirapan sila. Sa kabila po nun, ano yung ginawa niya? Pinuri niya pa rin ng Panginoon. Kagaya po nitong si Job. Sinabihan pa niya yung kanyang asawa na pinapersecute siya. Tatanggapin lang ba natin yung mabubuting bagay mula sa Panginoon? Hindi ba tayo pwedeng tumanggap ng pangit? At ano po yung maganda? In all this, Job did not sin with his lips. Hindi siya nagkasala. Kahit gaano ka-extreme yung naging paghihirap niya. At tandaan po natin, yung paghihirap po niya na ito, pinayagan ng Panginoon. Dahil po dun sa sinasabi ni Satan, na sinasabihan niya ang Panginoon, kaya ka lang naman sinusunod niyang si Job kasi binibigay mo sa kanya lahat. Pero ano po nangyari? Tinanggal po sa kanya, tinanggal ng Panginoon lahat. Sabi ng Panginoon kay Satanas, sige, alisin mo lahat kay Job, wag mo lang siyang papatayin. Pumayag ang Panginoon, nakipag-deal ang Panginoon na, sige, tignan mo, anak ko yan si Job. Hindi yan magkakasala. Ganun po yung nangyari, hindi siya nagkasala. At mas makikita natin, mas nag-glorify ang ating Panginoon. At balik po ulit tayo kay Silas. Unlike po kay Job na merong kay Job na merong isang buong aklat na itala sa Biblia patungkol sa buhay niya. Si Silas po, kumbaga, kagaya nung pinag-aaralan po natin ngayon ng mga personalidad sa New Testament, ay kumbaga matatawag ko po na isang in passing character. Kumbaga nabanggit, na-mention lang. Hindi naman nasalit kasi worth mentioning naman. Pero pinakita po niya, nag-iwan siya ng isang significant example para sa atin ng mga mananampalataya. Sa kabila po ng paghihirap na dinanas nila, sa pagpapahirap na pinaranas po sa kanila, nagawa pa rin niyang magpuri sa Panginoon. Tumawag sa Panginoon. Hindi nila alam na pwedeng kinabukasan ay bitayin na lang sila bigla kahit na mga Roman citizen sila. Hindi nila alam gaano sila katagal dun sa kulungan. Kasi wala namang wala pang fix na mga number of days, months or years kung gaano sila katagal sa isang kulungan pag gumawa ng kasalanan. Hindi nila alam yung mga yun. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa future nila. Pero sa kabila po nun, pinili ni Silas kasama si Pablo na sambahin ng ating Panginoon. At sa kwento naman po ni Silas at Pablo, worth it. Kasi, hindi po ba, pinalaya sila ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon mismo ang siyang nag-grant nung kanilang freedom. Sa umaga po na ito, kung i-describe ko po si Silas bilang isang mananampalataya sa pamagitan po ng isang salita, pwede ko po siya sabihin na Silas is average. Bakit ko po sinabing average? Bakit hindi best? Bakit hindi ko binigyan ng mas magandang description kundi average? Kasi po, gusto ko pong ipakita po sa atin
sa bawat isa po sa atin na tayo bilang mga mananampalataya. Hindi po natin kailangan na maging kagaya nila Paul, nila Peter, nila John, nila Mark, nung ibang mga apostol. Hindi natin kailangan po maging ganun. Ang kailangan lang po natin ay maging isang average Christian, kagaya po ni Silas. Sa kabila po ng kanyang pagiging average, ay naipakita po niya yung nais ng Panginoon na ipamuhay niya. Hindi po siya naging isang exceptional Christian kagaya nila Paul, nila Peter, nila Esteban. Si Esteban na namatay bilang martir, hindi po siya naging ganun. Pero sa pagiging average niya, nagawa po niyang maging isang leader. Nagawa niyang mag-lead. Napatunayan niya na siya po ay isang useful partner sa ministry. And despite being average, sa paghihirap niya, nagawa po niyang purihin ang ating Panginoon. At kagaya po ni Silas, tayo po bilang mga mananampalataya ngayon sa henerasyon natin ngayon. Hindi man po tayo maging kagaya ni na Pablo, ni na Pedro, Juan, Timoteo, si Tito, at kung sino pa man pong mga sikat na personality sa New Testament or sa Old Testament, pwede po tayong mag-aspire na maging kagaya ni Silas. Isang average person na nakapag-iwan ng isang significant example. At alam niyo po, naniniwala ako na ito po kasi ang ginawa ni Silas. At dito na rin po tayo magtatapos. Ginawa po niya yung best niya para mag-glorify ang ating Panginoon. At ito po yung isinapamuhay niya. Sa Romans chapter 12 verse 1, ang sabi po dito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ito po yung isinapamuhay ni Silas kung bakit siya nakapag-iwan ng isang significant example despite being an average Christian. Tayo po ay saglit na yumuko at muling manalangin. Panginoon, salamat po muli sa oras na inyong binigay sa amin. Salamat sa buhay po ni Silas na pinakilala po ninyo siya sa amin. Sa kabila ng pagiging isang in passing character or mentioned character lang po sa New Testament, salamat dahil nagpakita po kayo sa amin ng mga katangian po niya na kayang-kaya po namin gawin. At salamat dahil pinakita niyo, Panginoon, na hindi namin kailangang maging kasing galing nino man para mapapurihan po namin kayo, kundi salamat sa buhay po ni Silas dahil pinakita niyo sa amin na kami bilang mga mananampalataya sa sarili po naming kakayanan, kaya po naming mapapurihan kayo. Kaya po naming kayong mag-glorify ng naayon sa inyong kagustuhan. At sa umaga na ito, Panginoon, dinadalangin po namin na kayo po mismo ang siyang tumulong sa amin upang magampanan po namin ito, upang masunod namin yung inyong kalooban. Makita po namin yung goal na sinet nyo para sa amin at dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang tumulong sa amin na mangyari ito sa araw-araw. At sa kabila po ng pandemic na ito, Panginoon, dalangin namin ang inyong patuloy na gabay at pangunguna po sa amin. Kaya po muli, nagpapasalamat po kami sa inyo sa mga salita na amin pong napagbulay-bulayan, maging sa buhay po ni Silas na inyong ipinakilala sa amin. Salamat sa mga ito, Panginoon, at binabalik po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
akin mga kapatid dito sa Isaiah chapter 12 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Isaiah chapter 12 verse 1, ganito po ang sinasabi. Sa araw na yaon ay awitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, pinasasalamatan kita sapagkat kung magalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako iyong inaaliw. Ang Diyos na siyang nagligtas sa akin, tiwalang tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin, siyang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa tabi ng kaligtasan, sa batis ng kaligtasan, sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpapasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kaanga-anga ang kanyang mga ginawa. Ipayag ninyo ito sa buong daigdig. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Awitin po natin yung sambahin ng ari. Pagsamba sa ating Panginoon, aking pong babasahin ang ilang mga talata dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1, mga talatang 18 hanggang 23. Or Ephesians chapter 1, verse 18 to 23, ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang mga pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya
ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kaibabawa ng lahat ng pamunuan at kapamaalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan ng ipinangungusap hindi lamang sa sanglibutang ito kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya na kapuspusan niyang niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat. Maraming salamat sa mga salita ng Panginoon at nabanggit po dito na ang ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng kanyang kataasan, sa kabila ng kanyang karangalan at kapangyarihan, sa pagpapatuloy po ng pagbabasa po natin sa chapter 2 ng Ephesians ang ating Panginoon ay nagpakumbaba po siya. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na napakabuti po ninyo at napaka mapagmahal po ninyo. Ipinakikita po ninyo ang liwanag sa aming pong mga puso, sa aming pong pag-iisip upang makilala po namin ang pag-asa na nagmumula sa inyo. At salamat Panginoon, naliwanagan po kami. Salamat po Panginoon sa habag po ninyo sa amin. At sa mga sandaling ito, patuloy na itinataas po namin ang inyo pong pangalan, ang inyo pong kadakilaan, ang inyo pong kapangyarihan Panginoon na kumikilos sa amin at ang inyo pong pag-ibig na siyang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa amin upang patuloy na makapaglingkod sa inyo. Kagaya ng inyong pong lingkod na si Silas. Maraming salamat po Panginoon sapagkat nanatili siyang mananamba sa inyo. At kagaya rin po niya ay kami rin po Panginoon na anumang sitwasyon ng aming pong buhay sa panahon po namin ngayon ay huwag na huwag pong mawawala ang alab sa aming pong mga puso na kayo ay purihin at sambahin. Kagaya ng sila, Panginoon, ay nakulong sa Filipos ni Pablo. Umawit sila, nagpuri sa inyo. Kami man po, Panginoon, sa kalagayan ngayon, hindi mahadlangan ng anumang pong bagay na nangyayari sa labas at loob ng aming katawan ang aming pong pagsamba at paglulahati sa inyo pong dakilang pangalan. Sa inyo ang kapurihan sa umagang ito at patuloy na kayo ang itinataas po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sabi po sa aklat ng Deuteronomy, sa Old Testament po, sa aklat ng Deuteronomy chapter 32, verse 3 and 4. Ang sabi dito, akin pong babasahin. Ipahayag ko ang pangalan ng Panginoon, purihin natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Siya ang bato na kanlungan, matuwid ang lahat ng gawa niya, at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siyang Diyos at hindi nakakasala. Makatarungan siya at maasahan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Awitin po natin. It's time to praise the Lord.
Nais ko pong bumasa ng ilang talata na matatagpuan po natin dito sa aklat ng Exodus. Chapter 34, talatang basahin po natin mula sa 6 hanggang dito po sa 8. Ganito po ang sinasabi, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, akong si Yahweh ay mapagmahal at mawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalansang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Naniknuot si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tatanggapin bilang inyong bayan. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Isang katangiang makikita natin dito na taglay ng tao mula pa sa simula ay ang katigasan ng kanyang ulo. Nakikita rin po ng talatang ito na ating binasa, ang mga katangian ng Diyos na sa pasimula pa lamang, naroon na ang kanyang pagmamahal, pag-ibig sa kanyang nilalang. Ang katapatan niya sa mga pangako na kanyang binimitiwan. Naroon din ang pagiging mapagpatawad niya. Ang lahat ng mga katangian binasa natin ay katangian din ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, ipinakita at pinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin at ang katamatan ng kanyang mga pangako. Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang pinakamamahal na anak, upang ipadama sa bawat isa sa atin, tapat ang Diyos, mahal niya tayo. At pinakita rin, tayo'y matitigas ang ulo. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo ay nagkamit ng kapatawaran nang inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Nagtiis siya ng hirap, tinis niya ang lahat ng hirap, nagpakasakit siya. At sa pamamagitan ng kanyang dugong natigis doon sa krus ng Kalbaryo, nakamta natin ang kapatawaran at paglilinis sa lahat ng ating karunghan. Kaya sa linggong ito, sa umagang ito, patuloy po nating aalalahanin ang kadakilaan ng ating Diyos na nagmamahal sa atin. Aalalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kung saan sa pamamagitan po ng dalawang elementong ito, ang saro at ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesus at ang saro na sumisimbolo sa dugong luminis sa lahat ng ating karamihan ay tatanggapin po natin ng may pagpapasalamat. Kaya sandali po tayo yumuko, tayo po'y magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, purihin po kayo. Maraming salamat o Diyos sa pagkatunay nga po na tapat kayo sa inyong mga salita. Tumutupad kayo sa iyong mga pangako. At kayo patuloy na nagbibigay ng kapatawaran sa sino mang sa iyo lumalapit, nagsisisi sa lahat ng kanyang karamihan, at tatanggapin sa kanyang buhay ang iyong kaisa-isang anak na isinugo ninyo, Panginoon, namatay, Panginoon, nilibing at muling nabuhay para sa amin. Panginoon, salamat sapagkat sa umagang ito ay muli po namin aalalahanin ang sakripisyong iyan na ginawa ng iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Kung saan, O Diyos, ang saro na sumisimbolo sa kanyang dugo at ang tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan ay tatanggapin po namin ng may pagpapasalamat. Ito po ay patuloy naming aalalahanin hanggang kami po ay nabubuhay. Kaya, O Diyos, purihin po kayo sa umagang ito. Maraming salamat sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Thank you.
manatili po tayong nakatayo. Napakaganda po ng mensahe sa atin ngayon ng buhay ni Silas na isang worshiper, a partner. At nais ko lang basahin ang mga talatang ito na bagaman si Silas isang halimbawa, pero ang tinularan ni Silas din ay ang tinutularan natin ngayon, ang sinasamba natin ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dito sa napakaganda nito ng chapter 2 ng Pilipos ay nakita rito ang isang modelo, isang dapat sundin ang ating Panginoon. Itong sinasabi dito, magkaroon kayo, chapter 2, verse 5, ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus lamang, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pa nang ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nagganyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Na siya, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang mga tuhod ng nangasa langit, nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululhati ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po'y manalangin, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Muli dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig na hindi po namin kayang arukin. Ang inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, ang pag-ibig nyo na hindi nagbabago, Panginoon. At ito, Panginoon, ay naranasan ng bawat isa sa amin kung paano nyo kami inibig sa kabila ng kami ay hindi kaibig-ibig, pero ibinigay nyo yung buhay niyo para sa amin, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan at mabuting halimbawa sa amin na kayo, nabagamat tagalangit, Panginoon, ay mabadit sa lupa upang kami ay maabot, Panginoon. Kaya, Panginoon, lubos-lubos po ang pasasalamat namin sa inyo sa kabutihang ginawa nyo sa amin, Panginoon. At salamat din po sa mensahe mo sa araw na ito, Panginoon, sa bawat siya sa amin na ang buhay ni Silas ay naglingkod sa inyo ng tapat. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa inyo. Salamat sa lingkod na ginamit mo, Panginoon. At salamat sa bawat siya na narito ngayon maging sa kanilang bahay na hindi naputol ang pagsamba sa inyo, ang pagpuri sa inyo maging kami na narito, Panginoon. Kaya ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay ibinabalik po namin sa inyo, o dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, muli ay maraming salamat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.